sa atong kapihan sa Ripolog. Sa matag Domingo nga tanan, kini si Edith Pahintitumo ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Ripolog. Makikaoban mo sa bingi sulit sa duha katakna nga tulumanon. Live kita nga madungog sa duha ka istasyon sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM o ingaman IFM 94.1. Alang sa itong live streamers, www.rmnfollow.weebly.com o ingaman uploaded kita sa YouTube matag simana nga tanan. So hold on to your seats, dagang kita hiskutan karbutaga kay ang ato agyong provincial election supervisor nga si Attorney Jocel Makuti ang atong bisita karbutaga. May kalabot na sa eleksyon sa sanggunian kabataan o barangay elections ugmang adlaw May 14. Thank you so much nga to kang Silbert Adiatico Dubiano, ang ato ang IT director nga may nagdala sa tong live streaming www.rmnfollow.tv.com nga makita kita og madung all over the world. Kulang na lang kita nga mo connect dito sa planet Mars, Venus, Uranus o uban pa. And then, of course, akong pasalamatan si Taxi Lumbas ato ang simultaneous broadcast DXDR 981 o ingan man IFM 94.1 dito sa istasyon to si Roji Monera. Thank you so much, Roji. O dito ang ingan man ato ang station manager nga si Edgar Dagum. Dayon, ato ning ipaspasan kay limited ra ba ang oras sa ato ang bisita kon butaga. Mao na nga katong ato mga panelists, please hinay-hinay na mo ari diri na ato bisita gauna pa ninyo. So, ni beg off si Attorney Ruben Ligorio to ato si Galman, and then si Attorney Mato Barinaga, hopefully na siya karon diri mo ari si Consul Alimal Rabin sa Dapitan, busy kayang live diha. Good morning diha ninyo tanan Dapitan. Tapos si Alfonso Ponsor na sa Philippine Information Agency, muhinahinay na itong aginod karon on the family way. Tapos si Edgar Soronda, si Robert Pinsoy, o si Julius Salaveria, o kinsawa na ko matawag. Ready? Okay na tanan? Si Edgar Soronda, okay na. So, mura, wala na ko inalintan, no? Si Board Member Romilio Boyle. Okay, so, makomersyal sa taga-Jepen, ana itong bisita rin, dabudabuhan na din itong pangutana, kay daghang kayong ga, hulat karon yun sa ito ang bisita karong buntaga. Alang umakon, kay daghang kayo ng lansar nga mga konsihal sa barangay, kapitan sa barangay, SK chairman, o ingon man, mga konsihalis usab sa SK. So, mauna na ang daghang kayong hulat karong buntaga. Happy, happy Mother's Day to all the mothers in the world. Mama, nanay, mother, unsay tawag ana uban diha no, mami. So happy happy Mother's Day to all of us, and mabuhay ang mga mama sa tibuok kalibutan. Kay walay mama amot lang, kay ang mama man moy heart and soul of the family, di ba Tax no? Oh, di ba Silbert? Oh, ha, Mother Earth, mauna ang atong inang kalikasan. Oh, mao, sige, go. So salamat kayo sa atong mga bisita, sa atong ang mga sponsors nga may nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Ripolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much nga to kang Attorney Senen Alvis Angeles, atong Vice Governor sa Sambuanga del Norte. Thank you so much, Presiding Officer sa Gurian Panlalawigan sa Sambuanga del Norte. Thank you so much nga to kang Mr. Henry P. Chanero sa Department of Labor and Employment sa Kuala Lumpur, Malaysia. Thank you so much nga to kang Attorney John Hendrick Balise, ang ato ang Municipal Mayor diha sa lungsod sa Sambuanga del Norte. Daghang salamat nga to sa JJ and P. Fruit Nursery and Lumber Yard na maligya sa mga coco lumbers o fruit seedlings o uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ana ang mahinutang sa Barangay Mingasad, lungsod sa Pulangko, Sambuanga del Norte, o Dunay Branch diha sa Barangay Galas, ning Dakbayan sa Dipolog, ipanagian o gidumala ni Mr. and Mrs. Porferio ni Cesario. Daghang salamat nga to sa Janus Marketing na maligya sa nilain ng mga spare parts ng mga sakinan. Ana mahinutang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog, ipanagian o gidumala ni kani ni Putak Barangay Chairman Janus. Yung matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga to ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Daghang salamat nga to kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat nga to kang Congresswoman Lona G. Labablabab, Member, House of Representatives sa 2nd District, Sambuanga del Norte. Daghang salamat nga to sa National Grid Corporation of the Philippines. Pinaagi ka Miss Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer nga nagabasi sa Iligan City. At tangi ang ilang 52 billion pesos worth na project
nga Visayas Mindanao Interconnection Project nga pagasugdan og i-launch pohon maluing Ginoo. Nagasalamat na to sa Mayor, nga to ka Mayor Evan Hope, Buyet Olvis, Municipal Mayor sa Lungsod sa Pulangko, Sambuanga del Norte. Nagasalamat na to kang Vice Mayor Alfredo Baite, Presiding Officer sa Mudiang Bayan sa Pulangko, Sambuanga del Norte. Nagasalamat na to kang Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement Incorporated, Lower Erasan Rojas, Sambuanga del Norte. Nagasalamat na to sa Shrine City Food Terminal, operated by Cassava Growers and Processors Association nga anaadya sa Dapitan City na maligya sa cassava chips, cassava puto, binignit, banana crackers, pastillas de oro ang nakapuno, turmeric powder and cocoa turmeric juice, salabat or ginger powder, tablia, honey, buko juice, boneless bangus, boneless tamban, marinated, boneless tamban, dried bottled sardines, adlai grits, soybeans o daghanan pa. Ang kini na mahimutan sa livelihood center, sa negosyo center, sa ground floor, sa Shrine City Food Terminal. Mao ka na, ang Shrine City Food Terminal na sa ground floor sa Dapitan City Hall. Nag-usab, aduna sila ipanultion, alang sa itong mga mag-uma. Remember, no farmer, no food. But for Dapitan, we say, kapubrihon, tumpagon, kamuting kahoy, itanong. Mao ka na ang Shrine City Food Terminal. Ang matupad ni Susan Impinado. Nagsalamat usab nga to kang sa Camila Hotel 1, pinagi sa manager na si Gold Fabriga, si Charlotte Oro, si Sienna Lores, Kathleen Van Sivilla, Ryan Kauba, si Joey Buhisan, si Zoril Tilibangko. Dagan kayo salamat sa Hotel Camila 1 nga mga itong official video matag Domingo nga tanan. Fresh off the box! Dagan kayo salamat ang ligya sa mga imported items gikan sa Canada. Amigo ni ni Attorney Jose Makuti ang tagiya, si Jaime Caballero sa diha sa Canada. O inuman ang Synergia in Wellness and in Wealth Food Supplements. Ana, mahimutang sa dool sa Estaca, Barangay Hall, Laylay Street, ning dakbayan sa Dipolo. Pagkikitain lang si Miss Grace Paloma, ang Business Center Manager. Dayon, ana pa niya si April Bilango, si Rachel Reganion. Ana sa Estaca, Barangay Hall, Dool, ang Laylay Street, ning dakbayan sa Dipolo, ang Synergia na maligya sa nilain ng mga organic o mga herbal food supplements sa barato lamang nga presyo. Tapos, happy viewing to ang akong kinakusgan nga anak nga nurse na diya sa Brampton, Ontario, Canada, Lady Aretha Pahinti Tomong, we love you. Greetings from Papa Ariel and Kuya Arby. And of course, Kang Jaime and Vicky Caballero sa Ontario, Canada, si James and Samantha Caballero. Happy viewing also to Vicente Changson of New Jersey, USA. So, ania karon ang atong nagbinugto nga bisita karong butaga ang atong Provincial Election Supervisor sa Commission on Elections sa probinsya sa Zamboanga del Norte atong Suki. Labi na karong panahon na importante kay Gidnisya. So karon ang maminaw karon dapat ang mga nanglansar o mga konsihal, kapitan, chairman sa SK o ingon man mga uban pa diha sa ato ang mga presinto, labi na umapuhon ang mga teachers, paminaw mo nga moservisyo sa atong eleksyon umapuhon kay ugma kulbahinan kayo, Mayo 14 2018, mauna gayod ang ato ang kapila na ni nga napuspon ang sangguniang kabataan o barangay election sa tibuok nasod sa Pilipinas. So, kauban na ito karoon ato Provincial Election Supervisor sa Zamboanga del Norte sa Commission on Elections, none other than Attorney Josel R. Makuti. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolo. Good morning kayo, kaya that now, sa mga libuang tigpaminaw ni programa at tigtanawan sa live streaming. Daging salamat po for giving us this time kay ugma naman yun ang umalabot ng barangay at SK election, no? O hinahot nga aduna tayo daghang ma-discuss sa karong butaga. May butag na magtaran. Okay. Thank you so much, Attorney Makuti. Last Sunday, we have Attorney Edmund Calo, ato ang City Comelec, no? Officer diri sa Dipolo. Dayon, nahiskutan na to, doon na po tayo taga-DepEd, si Dr. Joy Singson,
o ingon man si Police Senior Inspector Del Rosario. So, nahisgota na mo partially ang bahin sa election nga ipahigayon o makuhon. Ilabi na sa to peace and order condition, no? Pero ikaw man ang ato provincial election supervisor, aduna ba yung mga report nga aduna tayo mga dunay mga gamay nga problema sa kahapsay o kalinaw sa mga lugar diri sa atong tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte? Since election na siya din, barangay po dyan, no, expected na nga karong mga panahon na nanig yung mga kay ginagmay ng mga friction, no? So, kay ang mga supporter o maski ang mga kandidato mga ni ining umalabot ng eleksyon, nagpuyo relatively dool radyo kay sa matag-usa-usa, no? So, in the middle of it, nagay mga ginagmay nga mga kasikas sila pa, no? Pero nothing ikabahala or nothing that our peacekeeping forces, the police and the army, cannot handle. In fact, we already have received augmentation forces for both from the AFP and PNP, and most of them atong gipadala dito sa Triple SB. Kay since sa memorial, kanawag yung Triple SB, may problema na to, no? Or di problema, pero ginabantayan din na to, okay, tungod sa presence of many lawless groups, tapos napay atong mga armadong kusog na kanang gitawag itong mga members MLF, MNLF, then napay mga kidnapuran sa mga grupo nga naadya po na nabantayan. And then, dali naman po sa District 1 na to, ano yung mga bordering towns na to? Example, Rizal, Mutia, La Libertad, o even Ceres Manya, no? Kay tungod, we are strengthening our borders kay basin og dili ang kagugubot gikan sa to, pero gikan sa pikas nga mga munisipyo, pikas nga probinsya, and mag-spill over niya sa toa. So, mudagan silbi. Mag-spill over sa toa. Kay knowing nga sa toa is peaceful ta, so there is la managan, no, para mulay low. So, ang toa, gina-parat na lang. So, expect nga natay additional or heightened nga checkpoints nga paghimuon. So, ang ako lang po nga hold sa itong katawan, mukopiray lang kita, no, kaya para naman sa punis ito ang mga tagatagsang security, no. Ay lang po tagkabalaka kung naadong may makita nga mga heightened nga security measures na gihimo na ito, tungod kay sumpay kini sa ito ang aim and mission nga malinawon ang ito ang barangay NSK election nga paghimo nugma. Okay, yes. Bahin sa augmentation of forces dito sa Triple SB, si Buko, si Roway, Baligian, and Siokon. So, gibantayan dito po, no? Dari sa atong first district, muna ang mga boundaries nga gibantayan po sa ato ang mga peace officers, kaya inyag na yung mga spillover, matun pa ni mo. Kana na ang sa election nga mga kwan, walay identified yun nga, election related yun nga, mga hotspots dari sa ato ang probinsya. Kaya doon sa una, doon naman ito mga strapping reports, mga nangyari. Karoon sa, mayo ka ni karoon, kay medyo, kung naman ka ni mga init nga barangay, medyo tama sa istorya, or kanarang mga sila pa normal nga kainit sa eleksyon, no? Wala tong mga gamit og armas, gamit og mga guns. Although nanay mga reports na nabot sa COA, pero gina-verify pa na muna, nga lagi magbahas-bahas silang balay, nga pero muna nga these are matters yun nga part na siya sa sila pa dirty tactics sa usa ka politiko, no? Pero as of now, wala pag yung minakuan nga nigamit yun og actual nga nai shooting or nai incident. Nala incident na itabo sa Good Road gihapon, mga alas dos imidyang tak na sa hapon, pero kuan man to, na-ruled out siya nga pagpanulis, no? Naalay na po sila, dahil ang nirespondi lang ang kapitan o itong kandidato po pagkakapitan mo yung responde. So, pag-abot sa police, naatan dito ang kapitan, incumbent ng kapitan o itong ni Lance Arcuro kapitan. So, initially, it was thought of nga base o due to election. Pero, along the investigation, pagkahapon na mga alas 7 na sa gabi gani,
Nakadawat na dyan official police report nga tulis gito siya, na yung nakuha ng mga kwarta, na nakuha ng mga lahas, na yung mga nakuha nga mga foreign nga currencies, no? So, definitely, dili to siya connected sa election kay foreign currencies may nakakuha. So, meaning, kung connected sa election, lisod po og foreign currency may gamiton. Correct. No? So, nakuha siya. Oh, so, muna nga, definitely, it was ruled out nga kung ito siya normal or regular nga police incident to siya. Dili to siya because of the election. Aside from that, hopefully, until we end this election, wala gyud metabo nga mga kuan, mga madugoon nga mga insidente. Okay, God forbid. Okay, loose firearms. Dere si PSI del Rosario, doon na to siya gipangbasa, pero confidential maguto. So, dere na to ma-share on air. Pero kabalota nga, like in the previous, doon ay na-report na daan nga mga loose firearms, no? Dayon, doon na ba'y report nga gipangbantayan nga mga lugar nga dunay mga loose firearms nga basin magamit sa eleksyon pag panghadlok labi na karong gabi kay mangamang naman dayon na di ba usual labi na tong mga barangay nga mga lagyo dayon mga ngitngit daghan kay mangamang okay namay mga muna nga nagnaay gitag augmentation forces no kay kani nga tong augmentation force mo ni nga tong ibutang dito sa mga identified nato nga mga areas nga na ay more or less na ay mga recorded na incidente of loose firearms, no? Kadaghanan ng mga loose firearms. So, kani sila, they are going to one, pero sila palagi, bisa pag unsa kadaghan ng army ngayon mong ibutang, lisod maguni mo dakpo ng unsa ka tao nga nagsakay rag motor, dayon, naglibot-libot. Unless makita nyo ni mo flag ni rinto nga naigigugtan nga pusil or naigigigin mo ngayon nga sa laot, no? So, ang amo lang kung sa mga katawan na to, di lang po tama medyo maparanoid kung na mga police or army nga makita na to sa ato ang mga palibot. Tungod kay, kana sila, implement lang na sila sa ato ang heightened security plan, no? Nga atong gi-implement. Para yun, not really to threat anybody or to cause fear sa mga tao, but rather to ensure them nga naa ang inyong army, naa ang inyong police diha. So kung may mga insidente nga mahitabo, report lang mo dito sa inyong local police station, no? Ang hangyo lang po na mo, kung nahitabo sa kalugar, dito mo sa inyong local police station mo report. Di mo mo report sa inyong amigo nga napaspikas nga police station o nasa layo nga kuan din pasapasa pa kay no it will take time. Number two, most often than not kanang inyo reportan sa laing lugar na po na siya gihimo nga election related nga function, no? So man sa area of jurisdiction god, so palayo lang report lang ta dito every police police offices nato sa 27 nato ka stations naa sila hotline karon, there is a hotline. In fact, kanang ilang hotline, sa una pa ng hotline, di lang agi lang sa eleksyon, no? So, dito lang mo report kay namong initaboron nga na ini-report and then, siyempre, nandugay o respond kay pasapasa pa man. Sa information. O, pasapasa pa sa information. So, pag-anto dito sa ni-respond nga police, wala na mga tao diha or nakalakaw na. No? So, mga lang, limited ra kayo ang ato ang kapulisan. Ang atong army, limited ra jud kayo. So, a single incident nga ma-report sila ilang respondihan, dayon dili day mao or kuna mga nahuman na or wala na, sayang na, it will cost time, effort, at resources, no? So, ang amo lang, as early as possible, matuod ginato na dito na kuan atong mga ibang submit ng mga reports. Okay, doon ay nag-text na ko, vote buying. Doon na ba'y reported vote buying? Di ba ganda mag-plaster? Siyempre, no? Dayon, labi na kay, mo-relate naman ito na sa drug money. Katong ipang accused nga doon ay mga report nga katong nag-surrender nga mga barangay officials, basin ko nung ipanggamit ang mga drug money, ana, para ipamalit ang boto. Okay. Kanang vote buying, it goes both ways.
It's not just sa nagpalit, but also sa gitagaan sa kwarta. Correct. So, the mentality should be, maski pag gitagaan ka kwarta, kung kisa yung gawin ng butuhan, mo gito yung mong dapat butuhan. Correct. To, number one, to teach those persons na nagbutbahing a lesson. Sila pakabaan na ilang kwarta kung maghatag mga na sila. Kuprason. No, kuprasa. I mean, they wouldn't know kung sa kisa yung mong ibutuhan. No, unless ikaw mismo may mo give up sa imuang secrecy. No, so my point is this: election is not just the work of the COMELEC, not just the work of the police, not just the work of the army, but above all, it is the duty and responsibility of each and every voting citizen. No, so ang akwa lang nga, don't leave the curtailment or pag-undang sa vote buying just to COMELEC or the police. Kaya basically, wala man media paghatag sa inyo. Kaya di man po na maghatag kung naami. Correct. Oh, and besides, dili po ni makabutang ang police tag sa kabalay. That's very impossible, no? So, ang amuha lang, kung naami makuha ng vote buying, number one, you document that and then you file the appropriate charges para maapaksyonan na mo. Number two, teach them a lesson ka mo mismo. Kung itagaan mo kwarta, din kabalo mo, kanatawa na, dili na siya angay butuhan, no? So, you take the money, but you vote with your conscience. That's the only way to curb vote buying para madala ng mga politiko. And hopefully, later on, in due time, may nahina na ito na kawala ng mentality of vote buying. Kaya di man tayo mo ipikto. Kaya kung may ipikto na siya, until ang tao, ang butante, dili mo mature, kanang vote buying, dili gina siya ma-stop, no? Di gina siya mahunong. Kaya number one, agiging na ako ganyan na, di mo na sila mahimuan na kung naami na ang COMELEC, na ang police, na ang army, wala'y vote buying mo on. Then dili po may pwede mabutang tag sa kabalay, butangan na mo ang police. No, imposible. Ang pinakadaghan ng police ng station o Dipolog, 80 katawo. No? Sinta ka tao ng pulis sa Dipolog. Karon, bisang pagka na siya, pinakadaghan na silang katawa, ha? Ibutang na tag sa kabalay, bisa kung sara ka barangay, di na magsilbi. No, so, ang amuan is, in order to stop vote buying, you have to stop it with yourself. Ayaw ihatag lang ng responsibilidad sa stopping of vote buying sa mua, kay admittedly, dili na muna kayang undangan. No, di na kayang undangan sa COMELEC lang, sa police lang, sa army lang. Kamu mo dapat musugod o gundang sa vote buying. Number one, you can either refuse acceptance, di na mudawat. O number two, mudawat mo pero mabutan mo sa inyo ang gustong butuhan. Kung katong inyong gustong butuhan, ihatag po, well and good. Pero kung ang inihatag, inyong gustong butuhan, wala inihatag, butuhi siya not because nakadawat mo, but because ginahan mo nga muservisyo siya. That's it. So it's a matter of growing up, no? Di naman ta bata nga magdakpanay ta. No, magdakpanay kung may pulis, hala, undang, kung may pulis, parayo na po. You should start, it should begin with tag-tag sa kabutante kay kung dili nato na maundang ng mentality sa mga butante, wala ta. Neither the COMELEC nor the president or bisag kinsa nga in power da dili na kaundang ang gitawag na tong vote buying. Kanang culture of vote buying, attorney, mag-emanate man gina sa mga tag-as ng mga officialis kay ilabi na karon barangay o SK elections. Positioning mo na para next year kay manglansar man sila gobernador, mayor, congressman, senator, ana. So dapat dakop gina sila tanan sa ilang mga tao. So i-identify na nila da nila mga grupo nga kini ato ning mga kapitan, kini ato ning mga SK. Kana kinalan nga kuan na naadriha ana. So definitely naagyo diha ang kwarta mag-agi. Naagyo diha ang vote buying. Kay ilang magigang pugnan ang ilang mga tao nga dili mapunta sa ilang tao, so ilang bayaran. So mo na nga sila mismo nga mga dagkong opisyalis mao'y diha ga-emanate mismo ang culture of vote buying, di ba? Adya man yun na magsugod ng vote buying kay ang number one nga kung ato yung tagaan ng history, no? Ang number one nga vote buying kato mong panahon pa ni Jesu Kristo. Nagipalit o 30
silver, pieces of silver para mo testify against siya. Ah. So dito pala nasugod ng boat buying. No, so what I'm trying to say is it's so ingrained in our political system that the mere fact of saying undangon ng vote buying should begin also with us. Correct. Kasi magsa, dili kay blame na to ang administration, i-blame na to ang opposition, above all, i-blame na to ang institution which is COMELEC or institution which is the PNP or anything, wala ka stop ng vote buying. Tungod kay, kung ikaw ni Dawat, you are also part of that one, you are part of the problem. Correct. Oh, so kung nidawat ka then you vote because of that, you are part of the problem, you are not part of the solution. Mao na nga, mag-expecta ka ron nga halin kayo mga lichiman no, kukuban pa. Kaya higagan naman ko nun. Manggawas na ang tinagbayti ng tigsikinta, no? Admittedly, no, in the past few days, I was trying to withdraw actually is small bills, 150-20. Tungo bayad na muna sa maestra. Oh. Eh, munkig man ang bayad sa maestra, tungo lagi sa tax. Oh. So I was asking Glanbank, nabot ang Glanbank sa Buangga o Pilangayo o small bills. Oh. Wala, nag-i small bills. 2 weeks ago pa. No, so, manggawas na karon actually, ganang small bills. Manggawas na Monday afternoon. 20 pesos. So, manggawas na lang dyan. Po naman, pasinsiyo na lang sa simbahan. Kaya no. Talagang pagbayinti, tag-sigunta simbahan. Kay, kami, actually kami sa COMELEC, galison may kung saan ang pagbayad sa mga teachers. Teachers. Okay. Munang, there are some, like, akong station, ako may acting election official sa Dapitan, I opted na magbayad ko sa mga maestra after na sa election. Kaya at least makakuha na dyan ko o mga bungking na mga, mga sinsilyo. No? Anyway, we are given 15 days man from the date of election nga bayaran ang mga poll workers na mo, no? Ang matag na mo sa mga maestra yun is katong pa nilang cash card. Kaya wa matoy kuan. Okay naman to, wa matoy bungking. Pero katong binungking na, katong mga sisilyo, mga 50 pesos, 75 pesos, 475. Amo na na siyang ihatag sila after na sa election, Tuesday, Wednesday na siguro nung hatag eh. Magkuha na ko ng small bills. Kay lisod biya tagaan mo nag 1000 din no ma'am kamo kan lima mo ka book magtunga ng 1000. Di na biya na makita. No, so I'd rather nga mo wait na lang ko nga manggawas na tong mga ibang hoarding. Hoarding of bills. So manggawas to siya then sa time nga para makasakto tao bayad sa tong mga BIs. Okay. Ato yung panelist at this point in time, ato mga panelist, isa ka nis lagi ka, dugod ako, nang pamiyam na gusto lang doha. Robert Pinsoy, good morning. Good morning, Ma'am Babe. Good morning, Attorney Josie. Ang atong man in the hour, of the hour, tungod kay ugma naman ang atong election sa barangay. Good morning sa ato, so kitip po minaw, ngayon butag. Okay, Edgar Saranda, please. Okay, dihan salamat. Good morning. Welcome sa mga pag-uban sa Kapihan sa Ripolo. Happy Sunday, happy Mother's Day, sa tanan. Tanang Mother. Happy Mother's Day, Gar. Happy Mother's Day. Paul and Tony. Di ba, isang lalaki ka. O say, mamadir man ka. Matoy man ka. Mapa. Masangay. Mapa. O, mapa. Muna na. So, Mother's Day, Diapon. Okay. So, padayon kita sa ato ang pakikabildo ni Attorney Jose Makote bahing sa election sumapon. Speaking of teachers, doon ay report nga, doon ay bago lang ka mo nga maghimog redeployment sa assignment sa teachers kay wala mabantaying naa daw nga mga relatives ang mga teachers nga nagserbisyo diha na nga presinto nga nikalit og lansar ila mga relatives sa barangay mao nang naa nga i-redeploy sila. Comment sir. Di lang kay sa maestro ni Tabo no mismo ang among usa ka election official nato. Ah, I have to pull her out. Kaya ang anak ni Lansar og iski chairman. Although dili siya directly connected kay diwa sa mukan bus di man sa mukan but for delicacy sake I have to pull her out no so I had to give her an order nga ugma wala sa dapat sa kuan yang istasyon no but sa mga maestra the same thing as of now plotted naman sa tanan gyudon mana na plotted na tanan I already checked with the 27 stations ready na get for deployment itong mga maestra, no? Na corrected na sila kay namatag-him o nga final briefing okay. Sa itong tagsatag sa station, naman ay final briefing. Pero saan ang pagkita no sir nga, kanang
Og dili sila mismo ang mo-volunteer sa information nga nilansar ang ilang relatives in that particular barangay or precincts? Namay mo report yun ana. Lagi mo report, di mo ginaingon nga isa pa, di mo ginaingon na matago. Labi na kung anak yun mo. Correct. Or doon kay ang relate ang prohibition man god, the degree prohibition is so close na nailhan jud yang kuan is fourth degree god, fourth civil degree taban sa first cousin, no? So first may cousin apo pagumangkon anak, oh, so mailhan jud na siya, no? Mailhan maski pagod mailhan jud na siya nga kuan na sila ka pamilya na sila, no? So whether they like it or not, may buang yun alam mo nga kuan. And then amo po sulingnan nga kung dili mo sultian yan, then makaserve mo labi na yung member mo sa board of canvasser. Number one, makasuwan mo. Number two, either sa possibility nga ma-declare na al-envoy to ginyo ang mga gipanghimo. Mas piligro. Oh. Why yun sila tanan? Oh, so dili, ayaw mo kakulba sa kaso, kaya ka na kaso dugay na. Pero ang kalagot sa mga manan-envoy, dali na, immediate na sa. Correct. It might be nga di na mo kabalik ng lugar ah. Correct. No, so muna mo ikaw nga mo na danger diha, no? So muna ang uban di mo volunteer mag sila, di mo sila part. Kay the process lang po nato is di mas na yung wadi na sila ka-serve. Ibalin na sila uglain nga barangay. Correct. Ibalin na sila uglain barangay nga mo serve. Di mo po din nga bawal na din sila ka-serve dayon. Ibalin na sila uglain nga barangay. Pero sila mismo, sir, makabutar sila mismo sa ilang porsyento ayha sila mo serve dito sa kananires rapod nga as an assignment. Okay. Kana nga rule is duha na siya nga ka rules, no? Number one, kung registrado sila sa ilang kagilingan nga barangay, ang ato mga EB members, tawag namo EB babes. Kaya hindi naman sila Betron, ang tawag nila electoral board members naman, so EB okay. Member, yeah. So mga EB babes na sila. Kung restado mo sa inyong kagalingong barangay, you can vote in your own precinct, okay. Ngayon yung isa-bisuan. Okay. Kaya barangay election man eh. Correct. Ang kandidato sa inyong presinto is the same candidate sa imuang kagalingon nga pagabotohan. So, if you are registered in the same barangay, pwede nga nabutal sa iyong presinto. Now, if you are not registered in your place or in the barangay where you are serving, you have the privilege to get out one at a time. Okay. Basta kay ang ilang butuhan po, mahuman nila within 30 minutes. Doon na kayo. Okay. So within 30 minutes, makabalik na gitu sila. Pikas barangay, bukan takas barangay. Pikas barangay lang. Or bisag two barangays. Kung sa Dipolo ra ka, nag-serve ka sa Estaca, then imong barangay naasa, let's say, naasa Dikayas, nasa Ulingan nga, within 30 minutes, mahuman, maabot ra yun mo. Kaya anywhere in Dipolo, maabot ra mag ito. Correct. 10 to 15 minutes, makaabot man ta, mabutan ka balik 5 minutes, balik ra po. So within 30 minutes, mahuman ra yun mo yung mong transaction, pwede ra siya. Pero kung mulapas sa Gesa, example, dito ka sa diwa na registro, dire ka sa Baraga, sir, di man na mahumanin mo yung 30 minutes ng imuang pagbutar. So, dili na ka, you have to waive sa imuang pagbutar karon. No, example, in the case of the Pitan, dito ka nasa sa Aligway, unya imong registro na sa Mareuray. Kayo kayo. Dili na yung kaka mag-zipline. Dili na yung pwede kakabutar na. Kay in fact, karon gani, early delivery naman ng mga isla. So karong mga isla na to, naano na sila dito karong gabi. Overnight na sila. So naano na sila dito. No, so, tingnan ara. Ang second option is, agara mo to yung second option nga, you have to go out and vote in your barangay. So mo na siya ito. Parehas na sa military o police na situation. Ato nang i-acknowledge pag-iabot ni Alfonso Ponsro na ato info center manager sa Philippine Information Agency nga taga-dapitan na ni Pohon. Basta po rin mong tapad. Maudyon. Dapitan na naupod. Oo, ang buntag ito sa itong bisita karong buntaga si Atty. Makote. Good morning, sir. Oo, sa itong masukin, hindi ko sa kapihan sa Ripolog. May buntag. Okay.
Edgar, your question, and then Sir Robert Pinsoy. Okay, thank you. Good morning, Atty. Pinakon ito pa ni Sumbuangga, nakita mo ako itong tulay ko ginahugno. Akaning, Tony. In the case nga, yun, ani, pare sa apelido, naasya sa kabarangay, na-apil siya sa board of mga kaniniyan mo, poll workers, no? Pero actually, kung subayon na yun, nag-ikay siya, kung pa sa apelido. Pwede pa ba, pwede ba nga di siya pa serbiyo, nahin mo petition nga ayaw na kay parehas apelido, kay kanagong ang kundi na magumusubay, kapila nga ko, ano ba sa parehas apelido, o namang yung mga pagduda na yun, no? Kanang nga kuan, ang we are gonna be strict sa kanang relationship, no? So kung dili siya lapas na siya sa fourth civil degree, pwede na gitsa mo serve. Mahalap sa parehas apelido. Example, sa kuha, Romero mo na akong middle name. Kadaghang Romero dito sa Dipolog. Pero wala ko'y parinting nga Romero dito eh. Kaya kung kagikan nga Romero is from Surigao. No, so... Mayatkat sa Luzon. Mula nga... Toyo ko yung yaboy. Toyo ko yung yaboy. Uno ba dyan? So, so muna akong kuhaan nga, in the case ano ato mga vets, you know, in the case ato mga maestra, they can actually serve basa kay kuan lang, basa kay dili sila dyan eh. Dili lang yung sa, ang kuan lang ganun yung relationship up to the fourth civil degree. May dili na to kuan, dili na to pwede. Karang kuan mga allegation, that's the reason why nga naay certain period of time nga amo nang i-verify, and human naman yun na siya, no? Na-verify naman na muna. Then naagyod yun, nahitabuan na sir, no? Naging nahitabuan na, doon sa mga, in my case, napitan, gabriefing ko, pag human na konsulting nga, pwede rin na yung isa nga, sir, naarabay kandidato ko nga, parahin na akong kapilido. Pero dili yun may related na sir, kay di man ko taga-napitan yun. In fact, di ko kabutaron kay ako, resado ko sa Pinyan. Taga-Pinyan man ko, dili man related yun na. Eh, muta ko yun nga, it's okay ma'am, inyo ang option to serve, ikaw may priority. Pero, kung na yung mga question later on, well, you have to prove your... Dalag birth certificate? Nga, dili yung dyan eh. Like, example, ang watcher, mingon nga, kuan man ma'am, maning ano yung anak. So, you have to prove nga, dili yun mo related. Okay. Question coming from Robert Pinsoy, please. Yes, thank you, Mandit. Attorney, itong concern sa mga SK, di ba, na may prohibition nila kung na ay mga... Kuan, wala ba yung mga cases nga na nakalusot kaha sa ato ang... Dari sa Sambuaga del Norte. Naajud. No, naajud itong... Na-prevent ka ron. Naajud ni... Kuan nga ni Sugra na siya og 24. No? 24 and 3 months, 24 and 5 over months. Age, no? Basically, overage. Naay resolution ang COMELEC, ipagawas nga. Katong... Dua ka instances. One is katong overage nga mga SK or underage nga mga SK nga ni kandidato nga wala pa ma-declare DQ. And number two, katong mga dili registered, dili registrado ba? Dili registrado ang butante ni Lanzar. Ama ba? Naa. Effective po na ang katong nasa sa reserve rules list pero na may naabot ron bago na mong ifis kana automated fingerprint identification system matching na ay nangabot ng mga AFIS. Dayon ang order na is immediately tangtangon sila stricken of the record katong na-identify dito nga na ay double registrant. So na ay ipang tangtang ron na ajoy, I just forgot kung asa to dapit na ajoy usangan ni Lansar nga na AFIS. So, ang dili sa Dipolog. Ang order na is to suspend the proclamation kung mudaog. Kung mudaog sila, i-suspend ang ilang proclamation. No, pending sa resolution sa katong motopropio petition for disqualification sa law department tamo. In the first place, attorney, nganong man nga naka-file man siya, nga mo na siya record sa COMELEC, hindi mo na siya registrado, nganong na accepted man ang iya ang kuan? Ang kanang nga na, ma'am Beth, kuan, naamagoy, ang rules magod ng filing is, as long as kompleto ang COC, proper form, ginotaryuhan,
and then naay sakto nga kadaghanon, naay document stamp, dayon naay picture. Dili ang role sa receiving officer is to just admit it. Kay ministerial man ang duty sa accepting officer, which is the election officer, ministerial ang duty, basta kay proper form, proper ang form, kadaghanon, notariado, may co-picture. Ang content, it is the law department that will delve on the content of a COC. So, ang gibutang nito, I am a registered voter of precinct number 0015C. So, yan ang ikon. Kaya iyan maging panumpaan. Later on, aside from disqualification, pwede po siyang file of perjury. Kaya iyan mo itong ipanumpaan, naristrado siya, iyan itong gisulat. Sulat ka nila. Asa precinct number. Tumigay tayo yung maritinood. Oh, maritinood. Kaya the moment na makita na mga kompleto siya, gifilabad na lang, hindi na lang pwede matanaw ang validity or veracity sa iyang statement. It is the law department that will determine kung ang amuwa lang, nakita na mo, oy, nai bikil. Kabalo na kami nai dila siya. We report to the law department on a daily basis. Gina-report na mo na kinsa ang ni-file na dili-registrado. Dahil ka ng tawana, amo nang gina-contact. Our election officers are actually contacting them. Gi-contact na siya nga, dili makarehistrado. You better file a withdrawal. Eh, dili ka-registrado. You better file a withdrawal. Most ni-withdraw. Naidang ni-withdraw na escape pod. Nakita mo, ila, lampas sa music 24. Tawagan na mo, in the case of Tapita, na ako'y naging may mga unong kapok, ni-withdraw. Kay, nakita mo lang, kuhay-kuhay, ma-DQ yung gani, kay, lampas na ka sa edad. Then, ako yung bang, dili i-registrado. Kay, katong, they were thinking nga, katong registration sa 2006, mo na to siya yung registration sa SK. Nag-register, magbalik ka pa pagka 2007 sa SK. So, ang gatong 2006, wala pa man to'y fingerprint, wala pa'y biometrics kuan. So, gitang-tang matutanan, gi-register magbalik 2017. Na gato nang nanay biometrics na. So, pagtanaw mo, kaya siya kaya nagay siya, kopya ko siya yung registration. Pagtanaw mo sa registration, ato yan, karaan mo yung registration. Wala man ka nipa register balik. Sa first nga postponement, gi-postpone man to 2016. After postponement, garehistro magbalik para for the October 2017 na election. Nag-postpone. Karoon na dayon yung kuan. So, katong 2017 na registration mo, to say valid na. So, naging instances nga, dili sila registrado. Pero, kay balo na may na. Oh, sa mo pala level ka, balo na may nga registrado. Amo na sila nag-inform. Withdrawan eh, kay dili ka. Pero, we cannot force them kay Asapa. Kompleto man ang iya ang i-submit, sakto man nga form, sakto ang... So, it is now the law department that will disqualify. Okay, follow-up question ni Robert Pinsy, yes. And then si Pons Roda. How about sa itong ruling sa political dynasty sa SK attorney? So far, wala ba yung mga protesta na naay mga certain prohibited candidates na ni-file and then naay na i-question? Regarding magod sa protest, ang kwana na, ang ruling na mo is, dili magod na sa mo i-file. It will be filed directly to the law department, no? So, basically ako, I don't know, pila ka buk ang na-file na sa law department. Naan ay sa gipang file, nga, naigipang file, nga, naigipang file. Ang ako lang warning ka ng mga bata noon na ba, ano naman yung bata, kay 24 years old naman sila. Under instruction, lagay po na sila. Na naiguan yung kuhan, naara ba mo i-permahan sa inyong COC? Paragraph number 10, if I'm not mistaken, is the 10 or 11. I am not related to any incumbent public official up to the 4th civil degree by consanguinity or affinity. Ipanumpaan ninyo na. So, kung namatak mo diya, pwede mo kasor perjury, it is a criminal offense. It will be reflected on your permanent record na namoy criminal offense nga gifile sa inyo ah. And then kung ma-decisionan nga guilty mo, perpetual disqualification na siya
oh, to public office. At the same time, nanay sa jail penalty. No, so ingana kabukat kay among gibutan na yun sa komunik mismo kay ikaw, kapano mo dyan wakil sa imong parinti? Kailangan dyan ka nga na kay iyaan, na kay uyuan, lolo ba ni mo, inahan sa kong parents ni mo, nga incumbent public official. So kung nipugos pa dyan ka, tiniyuan na yun na, dili na kay sayot lang. Tiniyuan ni Diyo ka na, and they being of age, kay 18 to 24 naman sila, they are now subject to legal repercussions of their actions. Naila ko community service, ang kay imprisonment man. Tanang mo pag-ipag 18, dahil lalagay kay kaso involving moral torpitude, kay perjury is a crime involving moral torpitude man na, bata kayo, sayang kayo ba? Nga nanadayay record sa iyang kwan, blood sa iyang record for perjury. No? So kung any legal nga himuon mo, legal kwan, example, mo tekag lopo, ni mo tekag bar. Wala. Sa bar confidant pa lang, pasabi ito na kung sa itong kasong gipahil sa mo, ah, pagtanaw, eh, mangingilad ba dahil eh? No? So, it could be nga mupasar ka pero di ka patikoton, dili ka abogado. Ngayon ito mo anak, no? I know of one lawyer, Dresa Norte, he already passed away, so di nila kumusun nga na nakapasan na siya akbar, pero after 25 years pa yan siya ipatake off as a lawyer. 25 years? Oh. Because of cases. No? So, ingana ka serious ning ila ang gi pagkuan so katong mga ginikanan nga gipugos sila mga anak nga na kamura po gatuklod sa inyong mga anak na sa ilang kadautan. Okay, question coming from Pons Ruda, please. Ako lang ning matigan nga like unlike other cases nga kinahanglan gid og agreed private individual para mapasakag kaso, para mubarog ang kaso. Pero kaning kaso sa kaning niyang bahin sa Kumilek, ang Kumilek mismo mo naging mupasaka ang kaso sa nahimong karapasan ko na. Ang kona na is, nagigapin mo file of affidavit, file of complaint dito sa law department mo. Because the law department now will be the one to investigate and to file the appropriate charges sa korte, no? So, kung i-file na na siya, katong i-file o complaint, i-file o affidavit, they will now be witnesses. Kay criminal case man yun siya. So, it doesn't need a ang complainant na it's the Republic of the Philippines. Katong kuan will now just be witnesses. May patawag. Katong mga testigo nga nakita ganyan nga sa Paul, vote buying, nakita ganyan nga nagigitagang kwarta. So, testigo na lang siya. Dili na siya mo ay, although siya itong nag-initiate, pero later on, testigo na lang siya. Kana pong sobra og edad, na nag-file o complaint, nga sobra manig edad, or motopropyo man gimo sa kumilekron. So, wala na yung kinanglan ng testigo. Kanang relative, katulad mo ni mo sa ganina nga, relative, so na yung mo complaint nga, relative, related man siya ni incumbent kapitan na na. So, katong ni complaint, will not just be a witness. Kaya kinanglan magpunod sa tao nga mo testify nga ang affidavit, ako ang affidavit. Sakto na. No? So, testigo na lang na siya later on. Okay. May question dere, gikan sa text, no? Message. Gikan sa Barangay Ulingan, dakbayan sa Dipolog, gikan ni Nunoy Lakaya, kauban na to sa media, no? Ang pangutana mo ni, kindly ask Attorney Joseph, dinhi sa Barangay Ulingan, upat kabuok ang nilansar o kunsyal, puros Nunoy ang nickname. Kung pananglit, ang isulat sa baluta, apil na gini siya, ang isulat sa baluta, wala kayo, di man, regular employee man siya. Kung wang po siya ni-resign, so wala na apil, definitely. Kung pananglit, makadaog, ang usa, ang nickname nga Nunoy, ang isulat sa baluta din, makadaog, mas tray ballot ba?
Mastray balot mas o oh, kumakadaog ang kuan mastray balot ba upat kanunoy ang rules of ang rules of kuan na appreciation of ballot pag a single word kanang nunoy is written and it refers and there are two or more candidates having the same name nickname or surname istray na siya hindi mo niyo matag istray na siya no? Sabutan ang apelido. Exception kung na-incumbent. Ah, okay. Pabor sa incumbent. Kung na-incumbent, pabor sa incumbent. Ah, okay. Ah. Oh, no kapingin ha? No kapingin of names. Oh. Ano so, ang may tabwana, there should be any other identifying mark na isulat para ma-identify kung para kinsa ng nonoy. Betan, nonoy kalibo ang usa ka kandidato. So nonoy si, so it refers to gawas po ang puikas po nonoy ko po si, oh di, wala lang yapon so those are kung bang sa siya actually timatan no? Ang role is kung ma-determine by the written word or the written words parang ang kinsa nga boto iatang na siya pero kung sa, by looking at it din yung makita para kinsa na siya stray yun na siya so maglibog magkakinsa na so stray exception kung na incumbent kaya may bawaan mo na para kinsa sa incumbent mo na padulong okay so another example tulo kabuk ni Lansar duharo kabuk isulat stray. Kisa may tagaan mo, kisa may di nung tagaan na bay, kung tulo ka buhok ni Lansar duhay gisulat so wala yung kay tagaan kay pabor-pabor na pugagin mo tagaan mo sa ang yan na po dahil yung exemption kung na-incumbent so ang usa, para sa incumbent ang usa is three kung tulo ang ni Lansar, upat may gisulat tagsa silang tulo usa is three. Yan na lang kuan ang so, bali, o nunoy. O, upat sila nang sa nunoy. Upatunin mo ang nunoy. Upat. So, counted sila. Counted sila upat. Tagsa sila. O, kayo, o sana ka nunoy. Nunoy na po. Nunoy sila. Okay, raga po na siya, no? That will be counted. O, okay, na pero kung magsigi na kingana, it might be declared as a marked ballot. So, wala yung counted sa kusa. Kay kuwano mo na siya? Kung dosinyas mo na yun okay. Kumun mo na mga ano? Nunoy, dudoy. Dudoy, dudong, boy. Dudong, boy. Kumun mo na siya ng mga nicknames. So, banto yan ang gina siya. Di magdinangag ang mga butante yung mapuna. Di magdinangag. Yes, po. Kay, sa minawag lang nun, na may tulok ka buk lisod. Ha? Tulok ka buk lisod. Lisod? Oh, di masuhay. Po, di masuhay. Di masuhay. Mga unit na sila. Unit ang tulo. Kaya di masuhin gud. Walang importante gud ang first name nga mabutang. Is either the first name or any identification mark, no nga waitan. Ang iyang butuhan na ay nickname dayon apelyido, pare nga apelyido tulo ka buo. Nickname ang apelyido, it's enough. No or the full name apelyido is enough. Basta kay mahatag lang, ma-establish lang para kinsa, ihatag na siya. Pero kung mag-ibog na, dahil it will be unfair sa uban, stay na lang na siya. In case of doubt, consult your doctor. Ay, good morning ato kang Amelita diha dahil sa Ulingan daw. Ah, Ulingan, eh. Sawa nun nila kaya. Naminaw sa Ron, si Laron, si Julito, o si Angging Tumong sa Ulingan. Okay, padayon ta sa ato ang no, pangutana, karong butaga. Funding daw sa mga teachers, sir, ingon ka, Martes or Wednesday, Merkulis, mahatag na nimo kay ang mga small bills. Agi sa small bills. Oh, na, sa small actually, bills. Nana ang... Pero mahatag yun natin. Nana ang funding na mo. No? Okay. Na, ang nanay na sa cash card, na po yung kasadvan sa mga election officers na to. No? So, there are stations na pag uli sa mga maestra ugma, mahatag na nila kay labi na gatong
labi na tong gikas advance full ang amount, gitawag na mo priority areas, no? Wala sila cash card, meaning walay bangko ng lugar. Example, Sirawai, Siboko, Baligian, Gutalak naman, kaning even Pulangko, gi-priority area, kaya okay, Bangos Pulangko, although the oldest di Polo, pero sa lugar ko sa munisipyo, wala kayo bangko, priority area na siya. So, di kas advance sa mga EO, no? So, it could be nga, gi-withdraw na sa EO beforehand, dahil gi-change na into small bill. So, it could be nga, ugma, makahatag na gi sila o payment nila. Pero, gatong mga gipang cash card, kaya naamay bungkig, na ibay 5 pesos, 75 pesos, agi sa tax. Karon kung cash card na sa di man mo na ma-withdraw ng 75, o saan yung pag-withdraw si 75, pag-withdraw si Quinta. So, naay portion sa bayad sa cash card na gihatag sa mga EO. Gi-cash advance sa mga EO. Unfortunately, ang mga advances ana, late na mga bot Thursday or Friday. So, wala na enough time nga mo ma-withdraw sa bangko. So, ma-withdraw na mo. In my case, ma-withdraw na ako sa Tuesday na yun. Kay wala may open bangko ron. Ugma, samot, wala yung bangko. So, Tuesday na ako na-withdraw. Pag ma-withdraw na ako na, most probably, ipa-convert pa ako ng small biz na po. So, either Wednesday, Tuesday or Wednesday, makatag niya ng mga insufficiencies. Katong mga kitawag mo, NWA, non-withdrawable amount. No, tinag 25, tinag 75, 50, na pati mga kuan. Kilala mo ang amount na kada kuan. Ang chairman, lahi. Ang full clerk, lahi. Ang deso, lahi. Ang support staff, lahi. No, so, kana siya, kuan. Pero, definitely, ugma, katong naisuhan o cash card, mahatag yun ang mga cash card ugma nila. And then, we are assured na by 6 o'clock tomorrow, ang cash card can only ready be used. Meaning, magamit na nila ang cash card, ma-withdraw na nila ang ilaang katong kuan nga. Naasalod sa cash card. Exact amounts na siya. Wala na siya buong KK. Below 100, ilan mo nang ihatag na rin sa election officer kay di man na ma-withdraw. So, ano pag-withdraw? Sula yung withdraw by 5 pesos? Tagaan ka o 3,000, like in the case of Paul Kirk, 3,000, so ang ilang honorara is 4,750. So ang sulod sa cash card na 4,700 na yun. Kanang 50, ihatag na sa EO para ihatag, i-distribute cash na nila ihatag. No, so kanang nasulod sa cash card is fully 4,700. No, so mo na nga, naana na siya, available na. Katong isuan, as of now, ang wala na lang natin o cash card nato are the municipalities of Sindangan and Liloy. No, sa katong na cash card. All the rest, the 8 other stations, naana cash card, ready na for distribution. No, we are just making follow-up na karon kung asan na sa Sindangan o sa Liloy. May ganita kay Sindangan o Liloy, kulang na to. Ang Cebu guy, as of yesterday, wag yun abot maski usa ka cash card sa sur na po sila yung kulang. So, we are going to make representation gana. Sige, ang amo pong command center sa Manila is structured nga every region nasa specific hotline. Dedicated siyang hotline for that region. So, dili may mayon nga makikaway may sa 80 pa ka probinsya sa Ibok Pilipinas para masulod lang ng hotline, no? May hotline Smart, may hotline Globe. So, kung base yan Smart, dito may siya Globe. Nagwapo sa region na, kaya tulor taka probinsya. So, nag-iusana na sa hotline nga, bakante, no? So, kung hindi mag-bakante, makasulod dito ka kay tulor man ka probinsya, may magkuhan ng dua ka numero. Karoon ito, pila ka mga public school teachers ang atong na-mobilize nga mag-serve o manalawa? The exact number tanaw na ko para di ko masayop. Okay. And then, akitong lang tag 1,000 pesos daw nga transportation allowance na release na nagdaan. Ang transportation na tax
dayon ang dayon dayon ang release mo is half. So it's 475. Maba? Oh. Kay 1,000 5% 950. Kay 50 pesos man ang 5%. 950 divided by 2 kay ang katungana dito sa cash card ang katunga equal, so that's 475. Mora na yung ma-release sa oh, sa for the transpo. The rest ana ang 400 pesos sulod sa cash card, ang 75 appeal na siya sa dito sa ihatag nga kani nga medyo libog yun siya. Actually, ang among officer mismo galibog unsaon. Kadaghan kayong payroll ng gawas. No? So, may nalang gani nga ang undergrad na ako, accountancy. So, gi-simplify na ako, gihatag ako. For those cash cards area, kaniing payrolls ng himon, bang, 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 bang. Okay. For those nga cash only area, kanira nga payroll ninyong himon. Magtanaw ka, muna sigo ga-update kay kung magtanaw ka sa Comelec nga mga kwanron group chats na mo, wa nang gulang lang mo sagit o SOS din mo ba? Ako bang imagine mo ito, diba? Kanina yung mabangking. Now, nalagay po tango, na-stress sa cash cards. Kanina mga po ba? Naigaw na, please, can we focus on the election later na yung honorary na yun? And we have 15 days to pay them. Ako kaya ko agarin ka, kaya bang bungking? Oo. Halimbawa, ang nabutang dito sa iyang cash card, 400 lang, 275 ng bilin. Tapos pag ato, pag balaot niyo sa community, parang ko ba, lugi pa nung split eh. Bona, nga, in the case sa kuha sa napitan, ang gatong, gatong payment for the transpo, i-appeal na ko o release sa gatong mga bungkig para dili logi ang ilaang pag-adto sa opisina. At least mabot-abot tapos yung 600 lang kung ilang makuha. No? Kaya kung gatong ang bungkig ay mong i-release yun, pari yun, 75, 50, 25. So most often na natin, ang mga maestro din na lang, mga to, hindi lang yun. So, para makuha nila whole ang ilang amount that is due to them, I devise a plan nga, in the case na napitan, anyway, we are going to deliver them right to the eskwilahan man, so there's no need actually for them to get the transpo allowance. Okay. We are mobilizing 45 to 50 vehicles para lang ma-deliver sila sa ilang yung tukaran. No? Nayo. So, there's no need for them actually to get the transpo allowance. Wala yung demand ba? No. So, ihatag na muna, unya na pag madungan atong mga bungkig na tigi-tigi. Kaya para worth it rapod sa ila ang pag-adto. So, yun ang kagbato ka rito, kaya para bukuha 25 pesos, bugaso ka o pila kay gasto ni mo, bato ka sa buwan. No? Ma-impractical kayo. So, impractical na siya. So, ang mga is, para makuha kay ang uban magod, kung mahatag ni mo ng advance ng 475, dili na lang mabalik para sa 25 pesos. Correct. Mabuang na po ang leaks ng piso sa unyo pag-liquidate, ana. Correct. Okay, mag-give mo siya, mag-give mo siya, Dropbox. No? Saan na pagkuhan? Amantay bata. So, muna nga, anyways, under the rules ng report, we are given 15 days from the date of election to fully pay our full workers. So, di ra kay mi, ako, I'm not personally worried about it. Kaya naman ko, 15 days nga, manibutanaw na ako kung saan yun ako ni pag tayo na ako 15 days para mangita o sisilyo. Kaya naman pinaka-importante. Kaya ino naman may isa man, pagdala mo 5 pesos, no, pwede man, ino ako, pagdala mo 5 pesos, pero kung itong 25 pesos, kung saan mo na ako ng 25 pesos, so 50 pesos, bingo na po ko nga, tunga mo anak mama. So I'd rather nga, mangita akong sisilyo para sakto ang ilang madawat yun. What is due to them, madawat nila on the same day. Dili kayo pabalik, balik ko na po, para ano. So, kausara. Kausara ang balik. Kasi pag-iwala mo, nagwala pa magkwanto akong number of public school teachers. Kaya pag-research, wala pa. Tara ang palalawahan ko na pwede. Kaya imamagong isa pa. I-research pa niya.
nga commission katong nga tawagon ko ang mga okay, there are 2,058 precincts. You multiply that by 3. So more than number of teachers that we are one. 2,058 times 3 plus additional 2,058 para sa DESO. DESO, DepEd Supervisor. 2,058. Oh. Napa yung additional plus another 2,058 ka mga support staff kay every polling place ang support staff na support staff. Okay, so atong ipahong ang pangutana ni Attorney Jose Makote before we go to commercials bahin na mismo sa ipahigayon ng eleksyon ng Mapuhon kabalo mo itanga sa isa buntag o alas city sa buntag mo open na ang Comelec kay happy travel yun oh. Mulayas na siya mulayas na ka sir. Okay, sige. Ato tiwa sa doon. Wala lang siya nakuhan para dito mo mag-break. Sige, sige. Sige, sir. Go ahead. Sige, kuhan. Ang violation. Ah, sige, mag-commercial. Ay, ito lang. Ito lang. Ito lang. Ang wano lang siya nakuhan. Ito lang. Ang mga... Kanang naas mga motor ka mga daggo kayo nyo. Pakintapin. Sige, pan naan ako sa mga motor ka bula, Manila pasok 2 by 3. Ang maximum manggoda ng mga posters is 2 by 3. Band paper size ito mga flyers. Posters is 2 by 3. Tanong ako lang may nilapas. Oh. Kaya kung malapas ang 2 by 3, matabuna na yung motor kabuan ay kasudlan yung tawo. Sa layo man, sa layo. Tila pag sa layo, kung dakong 2 by 3, drag niya kayo na sasakuan. Oh. So, no, so matabuna na, wala ko nakita nga na sobra yun yung 2 by 3. No, so pag sa kong nakuan rin sa dipulog. So basically, wala yung nilapas sa 2 by 3 na size. And that is the maximum size, no? So, for posters and pamphlets. Okay. Ang conduct sa elections yun, umapuhon, attorney, nga magsugod o alas city sa buntag? Okay. By 7 o'clock, the polls should be open. So, magsugod na ang election by 7 and it will end at 3. 3 o'clock. The same rule will apply. Nga by 3 o'clock, pag napay galing niya nga butante, ang poll clerk magawas, pao ng mga ngalan, and then tawagon ang mga ngalan 3 times para mo sulod. So, there might be nga napay election after 3 o'clock, pero katulad na siyang ginahuman lang, katulad na sa listan. Katong wala na lista, dili na ganyan sa pabutuhon. Okay, so 7 to 3 in the afternoon na ito ang election. Now, there are certain areas which the teachers may opt, no? Sila may mag-vote na mabalik sila sa counting. Example, area nga wala kurinti. Nga counting mo, taman mo yun na gabi eh. So, pwede sila may nga, okay, wala mo na kurinti, wala kuhan, balinta sa sentro, balinta sa lain na espilahan. So, mo decide sila na, butang sa minutes, pirmahon ng watcher, balint sila for the counting. Okay, so napoy uban ng area because of threats and intimidation. Later on, umingon ng gimestra nga balhin yun may kay ga pinatyanay na yun rin o na naging bas-bas na rin nga naging bas-bas na rin nga bit-bit na mga armas na duwara na yung sundalo na rin, duwara mong police. We don't feel safe, pwede sila mo balhin even during ga kamulo ang eleksyon. Pwede sila mo balhin. Pero wala as of now, as of press time, wala report or request nga i-stop ang election or i-postpone ang election for that particular barangay, labi na sa Triple SB? Wala, pero nai-request nga ibalhin ang election, no? May mga certain barangays doon sa Triple SB nga. Ibalhin na ito sa, i-cluster na ito siya sa poblasyon or kari sa dol-dol nga barangay. Because of, ang PNP o Army mismo naingon nga, kung mo sulod media, magpatay na. Kay those area, majority dia are ay yun sa mga sani mga belonging to the other side of the fence. So kung musulod mi diha magubat yun. We only go there to conduct military operation. And this is not a military operation. This is a election. So pag musulod mi diha ang intentara dis mga tao da operate. Oh, so magpatay yun diha. So dere rami sa silong. So dito ra putaman
wala po ibi wala po maestra, wala ibi member nga magpakahiro matong ginito, no? So the driver nga narapin Jesus Wilders maestra niya magpahiro-hiro. So sa Cebu po, I'm just curious, attorney, because open knowledge man nga dili sila gani wa man sila municipal hall ang Cebu kogan mismo dayon ang sadiha ultimo ila mga council meetings to asa Sambuaga City sila nagmeeting. So nai chance ka kana nang anang barangay particular barangay sa Sambuaga City held ang eleksyon. Wala kay, wala nag council meeting sila dito di gid Sambuaga, although wala sila ay barangay or dili wala sila ay munisipyo, namas lang mga eskwelahan. Ang atong election sa eskwelahan man himuon. Okay. Nalay duha tulo ka barangay diyan gibalin gyud namo because of the treason. Ang Cebu ko. Oh, nagi tuan nga gi-move namo. With the kuan sa kuan nga since time immemorial mo na gini-ginimo, otherwise magpinatyan na idyo. Pero wa gyud tay identified hotspots sa probinsya. Wala may hotspots. Nalay mga iwas no areas of concerns. Nga tanaw na nato pero dili pa yung nga hotspot. Kaya kung may kag-hotspot pa good, next step ka na, kung ano na, kung mali control. Oh, wow. So, ato aron is, ginatanong na ito because of naay mga identified nga mga kampo na dyan sa, kasi kampo sa Maylef, kampo sa Maynilef. So, gina-heightened alert na ito dyan nga area. Speaking of hotspots, Maynilef nga areas, and areas of concern, martial law matagal sa Mindanao. How does it affect ano na ang mga isyu ha? Okay, kay martial law man siya, we are going to implement the full extent of the martial law. Nah. Which is, there may be areas na nasa show code ni report na ng amuang election officer na naay usa ka presinto dito o usa ka polling place, nalimot lang ko sa ngalan, kaya isyo kitong ngalan sa itong ngalan, na ang security measure ngayon lang ibutang is before musulod sa eskwelahan, pat down. Bugs check. Pat down, bugs check. So, kung magdala kag bag, ablihan yun mo, bag, murang disulog mall. Kaya ng mga armas nga, kuan, wala yung nadakpan ng mga armas. Ana, sa mga labi na sa mga checkpoints, ana. Natay reported nga nadakpan, but so far natay mga 7 kabok reported nga nadakpan different parts of the province. So naikuan, so naginakuha na to nga mga pusil. So noon magina nga na mga loose firearms, no? That's the reason why nga there are areas nga nga na nga tong kuan full extent sa martial law nga tong i-implement. Pat down, bugs check, mga motor hunong able gyud ang new box. No, so inana jud kay stricto. Not because kay election but because martial law. Correct. No. So duha man natong implement ron election law martial law. So mo na atong gikuan ron nga mura akong ingon sa mga katawan nga di lang puta mag makuling mo kooperar kay para ron puni sa tuwa. No, wala man may naghimo ana para lang gyud mo lisod disuron. Para lang yun nga secure, dapat ganin pasalamat ta kay tighten natong security, no? Kay wala ra gyoy, in fact besides even if tighten to security na mangani tulis na itab ugapon sa kudo. Correct. So ingana ba nga atong ikuan nga bisan pag unsa ano to kahitan because kulang atong manpower, di na to pwede butangan og police kada kanto kada balay butangan tong police lagi makalusot. Ang ato lang is prevention nga damang yung kalusot na rin, masikop sa sunod ng mga checkpoints na ito. Kanang issue nga perennial yun since time immemorial basta mag-eleksyon. Kanang mangawala ang mga pangalan nga daghan masuko ka magdinangag, asa na sila nangawala ang mga pangalan. Unsa may buhaton anak sila? Karong panahuna, karong napamagin yung time run. Katong wakabalos lang presinto at tumo sa kumilig tawon, pangutana mo kung sa'y inyo ang precinct number. Kaya kung wak mo kabalos yung precinct number, magsalig na mo nga inyo rang tanawon ang papel dito nga nakaplastar. 50 to 80% probability di niyo makita yung ngalan. Kaya number one, kanang papel yung diplastar sa gawas,
Uy, di rin mo na tangtangan, usah. Uy, di rin mo na malupit ang usah. Walang it, o. So, di ka din, yung mga makita ng alam. May nga na yung kontrapartido. May nga na yung nawala ang yung alam. Gilibot na yung mga tulog ang presinto. Wala na yung alam. Pero kung kabalo kasi yung presinto, adito ka doon sa dito, may presinto, 001, eh, tanaw ka dito, tanaw ka si Stan, letter P. Pag-abot nyo ito, P. Uy, wala may letter P. So, kabalo ka na lang, natang-tang ha? Pangitaan. Natang-tang ha, page. Oh, so muli niya, langgap mo ka dito. May ngunay ka sa maestra, ma'am, wala dito ang letra P, ma'am, pero sure kung nadari ko. Mm. Oh, katawin na ka sa maestra, sa mga alam ni mo, sir. Mm. Oh, subana. Oh, okay, nara. Dili kay, wag ang kabalos yung presinto, mato lang ganito, marabag suntok sa buwan. Mm. Okay, nakikaway so, na rin sa maestra dito. Dapat sumayo na ang presinto. Na ka. Since 2 months ago pa, sige na kung gingon, hangyo nga palayog, ito na sa kuhan, yung mga presinto. Kay on election day, kung ako makabalas yung presinto, 50 to 80% probability, di mo kakitas yung alan. No? Gawas, gasalig sila sa mga kandidato, kaya toa dito, presinto nila apil. Kanakod. Okay, then. Ibutan mo na ang presinto, karon sigurado. Uba na dahil sa kwarta. Sige, Gar, go ahead. Last two questions. Ako ang second to the last. Scenario, so, hindi ni siya akay related sa barangay election mo, pero sa mga butante ni, doon ay ipamalihog din yung pangutana. Kaya there are new voters until na wapakakuha sa ilang voters ID. And the reason na nakuha na mo sa COMELEC is that isuspend daw because of the coming issuance of the national ID. Is there such? Yes, actually, nag-stop daw printing na to ang main office, no, sa as early as 2012 in anticipation of the upcoming national ID system. Ah, okay. So, basically, katong na-registro 2012 and above, ano, 2013 and above, wala dito siya. 100% sure dito ko na wala dito may voters ID maabot. Katong 2012, napay chance nga na ay voters ID. Wala po makagal. 2011 below, na na yung voters ID. Except atong mga wala, nawala ilang ID, din mga request sila nga for re-issue once, wala yun may ma-issue nga another ID. Okay, so kay because of the upcoming national ID system. Follow-up lang gamay, attorney. Ang hito mong good, doon ay new voters yan, registers siya. Pagka proceeding registro ang mga new voters, ni butar ang iya igsuon. Pero mas una man naabot ang ID sa iya igsuon kay siya na nauna pa o buto din. Until now, until siya na una pa na pa-registro, ang paghihapon sa ID. And the same reason nakuha nga because of the okay. National ID. One, question number one, kompleto ba kayo ang biometrics? Kaya kung incomplete yung biometrics, wa yun ang ID, bisang pag ngugat na tinagat, wa yung ID mo dawat. Kaya incomplete yung biometrics. Number two, there are months sa registration nga wala murag na-misprint sa COMELEC. So wala na to sa ka-print. And then wala na lang i-print tungod kay nalay coming na ang national ID system. So kung wala kay voters ID niya, wala na yung voters ID madawat. That's for sure. I'm gonna be frank about this. Wala na yung voters ID mo muabot. No, katong wala para kadawat. Okay, so pero daghan kay mi voters ID guys stockpile sa mga opisina kay wala gipang claim. Daghan kayo. No, so amo lang pwede pumunta to mo dito, mo tana. In fact, every person nga mato to mo tana silang presinto, i-check po namo kung nabas li voters ID. Kay kung wala voters ID, amo ipakuha diretso. No, okay, naka-stockpile gyud. Kaya gikuha na mo from the barangay, daghan niya pong kayo ang wala gi-distribute sa barangay. So mo itong nag-stockpile sa itong opisina. Lami on ta i-house to, so ang problema, duha, tulura ka buhok mo sa opisina. Pinawagan na nato, ito wanted sa radyo. Oo oh, nga. Mga pangalan. Mauni ang mga wanted sa COMELEC ng mga pangalan. Claim your ID. Oh, listahan. Okay. Ana na lang para makatabang ninyo. So, kung na national ID, ang voters ID is no longer. Yes, wala na muna na siya. Okay, yes. Robert Kinsoy. Yes, kaming akong pangutana, attorney, kabahin yun sa traditional na yun nga problema kini sa pagpanglimbog o vote buying. So, unsa may mahimo sa itong katauhan, like,
pre like karong gabi expected yun na nga traditional diha na mga buying stations diha ang distribution yung uban high tech po na nalay mga coupons and then coupons na then dili cash pa then unya na ang kwan unya na ang cash daw pag-uman oo pero yan na kay para daw makalikay sa mga raid raid anak. And then, so manay atong pano, kung sa'yo mahimo sa itong katawahan, kung na sila'y matiktikan niya yung ana, no? And then, on the day yun po sa election, ang uban, na'y gustong maniguro yun nga na'y murag marka-marka, yun ang murag carbon, sana. So, unsa po'y mahimo sa itong katawahan para mabantayan ang naangat yun makalusot ng mga binuan okay. Nila sa election day. Number one, ganang vote buying, sa tingin na ako ganina, wak man siguro ka to sir, pero ako rin yung ingon ganina, itubag na ako ganina nga. Vote buying, to core vote buying is not just na trabaho sa kumilek, di trabaho na sa police. Kay dili man ganap o tagatag sa butang police ng inyong mga balay. No? Di Polog City o Sintar ka police, pila kalibo ang balay. No? So sa lang ka barangay, dili maganap gani, tagatag sa. No? So, di man po na sila mag-vote buying kung naa ang kumilek na ang police. So, muna nga, vote buying to Corbett, you have to start with yourself. Kung nahihatag, dawata, pero you vote with your conscience. So kung nahatag, hindi mo ganan yung butar, maayo. Kung ang di mo ganan mo nahatag, dawata lang po. Pero, ibutar ang mong ganahan. Okay, so second is, kung ganahan yung mga illegal action, you document it. And then you file the proper affidavit, sworn affidavit, no, so that we can forward it to the law department para lagi cases nga ma-file. Okay. As to ka ng mga carbon paper, mga kuhan, the BIs, our, hindi na BIs pala, our election board, electoral board members have already been briefed about it. O sana sila matayan nga. During election, dapat walay magdala o carbon paper or napinagyot kaning cellphones magamit og cellphones while casting their votes. So hangin natin sa mga katawan on pain of your cellphones being confiscated paluog lang ayaw lang mo og bangkuan kasi kayo yung life yun basos may gani kay gitong hata dali para lagi sa information sa ato ang mga katawan. Kay ugma pohon eleksyon naman gyud ini naman gyud mapungan kapila gud ni gi-postpone kapila ni gi-postpone pero pista speaking of fiesta ibawa nimo nga kana na ang balaya kandidato na nga balay no kay daghan mo mga tao no in and out man yes say go ahead pato na ka okay daghang salamat pati for some statements gikan okay. Attorney Jocelyn Makote ato provincial elections okay. Supervisor daghan kayong salamat sa always being open no sa ato ang mga sa inyo programa dari sa Kapiyansa di Polog ginamit ako nga magpadayon pa pero daghan na gyud kayo nanawag nako di na gyud kaya no so ang nakuha lang, hangi ulan ako sa itong katawan, you go out tomorrow and vote, you go there early, so that you will finish early. Sa mga ihatag sa inyo, dawata. I will not be, dili ko ipokrito nga may mga, ayaw niyo, dawata, balibari yun. Kay sila pa, wa man ka na ngayon, ihatag mo na. So, dawata. However, please, it is my request, please vote with your conscience. Tanawang kandidato nga number one, willingness to serve. Number two, purity in action. Number three, capability. Nung muservisyon ninyo kay kanang ginawat ninyo nga 1,000 pesos, i-divide na 365 days times 3 pagyot. Mahulog na na siya o 60 centavos kadadlaw. Wala na yung napalit na 60 centavos maski kindi. Tagpiso na ang kindi ganyan. Ikaw na lang napalit ang 60 centavos. Okay. Sir, last year it, kay Naigites, ang SK daw, na color coding sa balutan? Red ballots, ang printer na, ang printing, ang printing, dili ang baluta, ang printa sa baluta. Ang printa sa baluta. SK, red, regular, black.
Anyways, napo na yung mga poster niya, butang sa gawas na mo nga, SK red, regular black, no? SK nga printa, red, regular na printa, black. Okay. So, nga ko lang, ang inyos katawan, be there early so that you'll finish early. Nayatag, dawata, you vote with your conscience. Number three, bring a lot of patience. Bring a lot of patience. Okay, election day is a marathon. Correct. Ha? You might be there alas 8, makabotar ka, alas 2 na sa hapon. Pagdala na yung tubig. So please bring a lot of patience and bring your personal necessities with you. Correct. Kung na may tambal na dapat inintin, you bring it. Pero ano na siguro pabotar mga PWD, mga senior citizens? PWD, senior citizens. Heavily pregnant women. Oh. Ha, kaya ba sinumin mo, ma'am? Pregnant mga ma'am. Wala ang tiyan. Dako pa man akong tiyan si mong tiyan daw. Ha? Heavily pregnant women are given a express lane. Okay, so please, katong mga PWD, mga senior citizen, avail of it. Ayaw na mo pakihiro. You avail of it. You avail of it, please. Dual okay, para wala tayong instances na may tabo dari sa itong eleksyon. And above all, your be safe, vote wisely, and please exercise your right to vote. Tagad ng salamat, may buntag ka na itong tanan. Okay, thank you so much, Attorney Jocelyn Makuti. Kay mag-update na po hon kung sa'yo may tabo sa eleksyon. Thank you, sir, for coming, sir, ha? Kay kabalog yung busy kay imong life pero na-arid yung kadoy sa among kapihan sa Dipolog. So thank you so much, sir. God bless. 24 hours sige. Amo na wala ito kanay siyaro dili Muslim. No idea ko rin paano ito, sir. Thank you so much, no? Maka to si Attorney Jocelyn R. Makuti, atong Provincial Election Supervisor sa Commission on Elections dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Sa dili pa kita magwadayon o magtabi dire kay namatay na bilin nga portion sa ato ang kapihan sa Dipolog 30 minutes, no? Ato ta sa commercial oras break ni 30 minutes. Sige, guys, kay lami ka to discussion, bro. Okay. Mangibang ka. Ato mga salamatan. Gohoyog, mga wala na peligro. Kaning ni ang itong pasalamatan ng mga sponsors na sa kanunay ng paliyo sa itong panaguban sa Turumanong Kapihan sa Dipolog. Ato pasalamatan ng Kasabag Growers and Processors Association sa Lapitan City. Nagpaybalong ang dunas sa ilikang produkto karon. Kasaba chips, kasaba puto, binignit. Na, ninduta. Banana crackers, pastillas di uro o makapuno. Turmeric powder and cocoa turmeric juice, salabat and ginger powder, tablia, honey, buko juice, bunlis bangus, bunlis tamban, marinated pagyod, bunlis tamban nga pinamala o gibulad, o bottled sardines, adlai grits, kini yung kailani adlai grits. Adlai grits o soybeans. Na? Dakaniya pagyudugang pagyudnit na pagyudaghan. So, ito alam ninyo ang Livelihood Center, Negosyo Center sa ground floor sa Government Center, Lapitan City, ang Surahan City Food Terminal sa Dampa Usap. No? O kaning ni ang remember, no farmer, no food. But for Lapitan, we say, kapubrihon, tumpagon, kamuting kahoy itanong. Na? kamuting kahoy. Ika na ni Susan Impinado. Ika na ni Susan Impinado ang atong in-charge diyan na sa Livelihood Center, ang negosyo sa Dakbayan sa Lapitan. Atong tumpagon ang ilahang kasaba chips. Tumpagon na ito na kayo nagdambiang lamia. Okay. Padayon ito sunod pa salamat sa itong mga sponsor. Well, of course, ang Hotel Camila 1. Lapit na ang Sunburst Fried Chicken ng mga kanunang sponsors na ito. The management and staff personahe tanan sa Camila 1 and 2. Kung mga nagpaliw kanunay. Si Ma'am Gold Fabrica. No? Ang atong Sir Gold, I'm sorry. Si Sir Gold Fabriga ang manager, Charlotte Oro, si Sienna Lures, si Catherine Van Sevilla, si Ryan Camba o Joey Buisan, mo ni atong soke dire, anak na ni Kapihan, si Zorel Tilibangko. No, uban pa mga personay not mentioned na sa Camila Juan. O Sunburst Fried Chicken. Mo'y kanunay nag-abag sa itong kapihan matag-Domingo ng tanan.
dugang pasab nga pasalamatan nato ang atong Vice Governor sa Lalawigan sa Buangga del Norte, Honorable Vice Governor Tony Sinilo Angeles, Presiding Officer sa Gurihapan Lalawigan. Si Mr. Henry Chenero, ang atong Assistant Labor Attaché sa Duli, Kuala Lumpur, Malaysia, wali sa Lingaw, Lintos, Malaysia, tuwa ni nakatutok sa kapihan sa Dipolo, matag Domingo. Si Attorney John Hendrick Valiser, atong Honorable Municipal Mayor sa Lungsod sa Ruas, sa Buangga del Norte, ang JMP Fruit Nursery, alang sa Kariang Seedlings, barato sa presyo, mabaligid sa coconut lumber, naas sa Barangay Lingas at Pulangko. Daas at sila Dipolo branch sa Galas, Dipolo City. Di panagiya, ginumala ni Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Janos Marketing sa Dalan, Quezon, alang sa mga kadaiyang spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Kubanpa. Ang kanina himutan, ginagiya, ginumala ni Mibotak, kanina matak barangay chairman. Amo pa ni chairman karon mientras wala pa. Now, Janus Yu, patawag sa telepon number 212-1148, Janus Marketing. Mga pagtimbayan nga ito ni Ma'am Milagros Agustin sa Chicago, USA, Roger William and Jennifer King sa Omaha County, Northern Ireland, Congresswoman Gloria Badlabad, nagpaliyo ka na ito, 2nd District Congresswoman representing 2nd District sa Buangga del Norte. Ang National Grid Corporation of the Philippines, sa Hunyo Pohon, kauban na ito ni Sumambet at si Atty. Tabaranza, Alabanza. Attorney Alabanza. Attorney Cynthia P. Alabanza. Walay spokesperson. Walay gupaga. Beauty na ba ito? Kauban na ito ni Pohon sa bulan sa Hunyo. No? Atangin ninyo kayo. Doon ay official launching aning niya panahon na sa. No? So, sa National Grid Corporation kini. Nga, nagpahibalo nga, hapit na ginatong pahimuslan ang NGCP project nga magkatagdugang kalambuan sa atong lalawigan ug kada kuyang. Ato pasalamat usab kang Pulangko Municipal Mayor Honorable Mayor Evan Hopbuit Olvis kauban sa Vice Mayor nga si Honorable Vice Mayor Alfredo Baitit Vice kita na po ta dito sa Kuan by the Bay Vice sa sangguniang bayan sa lungsod sa Pulangko. Nga sa Petra Cement Incorporated usab sa Lower Irasan Ruas sa Buangga del Norte pinagi ni Engineer Gilbert Cruz Petra Cement Incorporated. CL Paints and Construction Supply, mga pintas balay, construction materials sa makaturangon nga presyo nasa Lakay State, Dipolog City. Doon na ni branch to sa lungsod Sindangan, ang CL Paints and Construction Supply Sindangan, Rizal Street, Sindangan. Pero iya ginumala ni Dr. Cesar Carmari Bala. Matawag sa cell number 0920-969-7675. Ang Shrine City Food Terminal, katukag kanina akong giingon, no? Si Ma'am Susan, padala atong tumpagon ang kapubrihon lakip ng ilang kasaba chips atong tumpagon. Oh, kadugtos to si Ma'am, no? Hindi kayo kikakatumpag, anigar, kinaghan kayo ni. Si atong pasalamatan, siyempre, ang atong donor sa atong tarpaulin doon, Lubiang Minduta kayo, si Police Superintendent Darwin Rafael, ang way si Chief of Police, Dipolog City, kapiyan sa Dipolog kay Tarpaulin. Atong legal counsel sa Kapihan sa Dipolog, si Attorney Casincio Chris Palpagan Jr. Ang masabang dugan na itong pasalamatan mao ang Fresh of the Box Boutique. Alang sa mga imported nga items, mga bags, mga perfumes, mga sapatos, sa makatulungan nun nga presyo, buyos sa City Hall Dipolog City ang ilang himutangan. Ang Synergia in Wellness and Wealth Food Supplement. No, alang na sa rekaiyang mga organic o mga nindot sa lawas o outer and inner, no? Ang mga kaping at latag diri at miyagi, no? Ang sponsor sa kaping at paluma ang Synergia diri sa miyagi ng Domingo. Sa miyagi ang pansit? Oh, ang pansit wala lang ko. Kapi ray ako agyon. Kaduha ko nakakapi ato. Kaduha. Sa Synergia and Wellness and Wealth Food Supplement, pagitaan lang ang ilang business center manager si Miss April Biulango, Miss Rochelle Ganyon, sa Staka, doon sa Barangay Staka Hall, Lailai Street, Dipolog City. Ang niya, happy viewing sa mga ito kang Norma Caballero and Jaime and Piggy Caballero o mga anak na si James at Samantha Caballero sa Ontario, Canada. Iman sa si Lady Arita, tumong diyan sa Brampton, Ontario, Canada. O si Mr. Vicente Tiangso, kini, huwag inisipi at naglantaw mag inikaroon sa kapihana sa Dipolog. Dugan na itong pasalamatan na nagpapalayo sa itong panag-uban mo. Ang itong laing panelist diri, kauban na itong kanunay, Canadian College of Law sa GRMSU, si Carona Napsi, ano, Secretary, Attorney Roselier Matoy Barinaga. No? Ato ng kauban sa diri sa kapihan sa Dipolog. Eh, masag,
Dugan atong pasalamatan mao ang Gloria D. Dapitan. Ito sa kuya sa Dapitan. You done, you eat, you shop, enjoy with the whole family sa Gloria D. Dapitan. Na diha ang Tia Twin Cinema, na ang MI Department Store, na ang Hyper Mart, diha sa Gloria D. Dapitan. Daghan kayo. Tibok gabi malingaw, tibok pamilya. Sulod sa Gloria D. Dapitan, and the only theme park in Visayas and Mindanao, ang Fantasyland. Let the child out in you sa Fantasyland with mga bagong rides, mga world-class nga presentation, labi na sa weekends, plus ang makalingaw kayo nga fireworks display no, sa weekends after the world-class presentation sa Fantasyland. Unya kong mga pagkaon, usab nga lamian, seafoods, at tuwa dayon ang inato lang restaurant. Asa ba ni? Sa labi Tampa. Na karoon kay? Oo, labi na karoon. Mother's Day. Mother's Day. Dada si Mama dito nas Dampa. Dito sa inato lang restaurant. Ang si Mama Hilin. Oh, si Mama Hilin. Dito sa Dampa. Si Papa Andy. Papa Edgar. Dito si Mama Hilin. Kay Mother's Day karoon dito sa Dampa. At to tas Dampa. Basta na, basta na ang kay kabahit sa Dampa. Naunay siya. Ito mas Dampa sa inato lang. Eh, daghan ito nga. Kanang ni ang mga seafoods nga lamian no dito na sa inato lang restaurant o ang AN Corrales Tipolog AN Seafood South Food no nasbara na po sa College Park pinagi ni Tony Clyde Naong ang Dapitan Fantasyland Gloria di Dapitan di panagi ginumala ni kami First District Congressman Romeo Halosos unya ato ding mga pasubo no atoy pebaludaan nga ang lubong ni Auntie Nieves Soronda Bueno karong Miyerkules poon, Visayas ang Misa, diya sa Holy Rosary Cathedral, alas 9 sa Kabuntagon, no, sa mga kapalitihan, gagalaan, ni Auntie Bibi, no, Auntie Bibi man siya na ila kayo, nga iyang lubong, ang yaya, nasa Millennium Chapel, liyo sa simbahan, no, ang lubong karong Miyerkules, alas 9 ang sa buntag, si Padre Patangan mo yung mag-conduct sa Mass, kaya diya nasa Holy Rosary Cathedral. Kunya ato sa pasalamatan ang nagpasubo duha manging taong gani gasuno duha na to ka ante ang ato yung ante si Auntie Gloria Soronda Paul dito San Francisco California wa na taong nakauli gari so tuwa na lang dito ni pahulay wa na dito pahimutan sa kanang mga mipahisub may patulo sa pasubo sa kamatayan sa ni Auntie Gloria Soronda Paul ang ipanaw sa lang kalibutan dito na San Francisco California. Salamat kay ninyo tanan. Okay, so balik ta kay atong bisita nila kawan kay most wanted kay barangay election ugma so daghan kay nanawag diri niya ipangitan na siya arita sa atong panag-uban sa Trumanon Kapihan sa Tulog sa nahibiling pipila ka minuto dinhi sa live diri na sa Camila 1 Jaya Luna dalan Luna Luna di Polog City. Balik kang edit eh? Thank you so much Edgar sa dili pa tamang libak akong i-greet og Happy Mother's Day si Maricar Akas Realisa Castelo ya sa barangay saan na diya? Kanang haanan gani? Dikayas. Lower? Naaminaw ka ron si Maricar, Akas, Realisa, Castelo sa barangay Lower Dikayas ning Dakbayan sa Diporo, Kauban siya pamilya. Happy Mother's Day. Masiklong ba ng mama niya? Oh, si Ma'am Carmelita. Okay, yes. Oh, naitay bagong kuan gar. Puhon, maluing Ginoo. Ato ta, kay invite na taani. Dayon, makalive ta dito. Tax? Kanang naman sa tuwa-tuwa sa punong. Dayon sa ano to? Wa matay telepon, unsa man na? Sa barangay table. Ah, kana may magamit. Oh, okay. Maki-schedule na ko. Mobile. Okay. Dayon, wa natay telepono, mao na siya. Telepon? Simpak. Ah, cellphone. Nana may simpak. Ah, nana. So ready na ta. Wala na tay kinanglan dito. Ha? Pohon lagi wala yun. Kaya nga no, gusto niya karon atong invita pero yung kong dili kaya na may election supervisor na toro kay abong election. So maybe akong sabong sabot niya is karon 27, that is last Sunday of May. Paminaw, ato ta sa hapitanan ni Bibang. Naana sa tunga-tunga sa punong bago na siyang aresto nga kuwan kuita juwi. Hapitanan ni Bibang diha sa padulong daw na sa Sulangon sa barangay Sulangon Dakbayan sa Dapitan padulong ka sa Usamis left side nasa tunga-tunga sa punong ganunod ng isla siya tunga-tunga sa punong so gibitar kita tawagan jud ko kuan jud nga atong amigo sa media no so bato ta dito kay kita bisag asa man ta ang kapin sa Dipolog sorry lang sa dili makaadto pero kita welcome ta anywhere
No? So mo na nga, ato ta karo May 27, on air ha, naminaw ron, ako to ingnon. May 27, ato ta live, kay silang tax po hon, maluwing ginoo mo yung magkuha na to, si Silver. Dito ta sa Kapitana ni Mibang, gagi pa nag-iha ni Mr. and Mrs. Tantaran. Romy Hope Harapan, ang City Information Officer sa Dapitan City. So ato ta sa Kapitana ni Mibang, no? Dito ta sa magkapihan po sa Dipolo. Okay, umana ko ha, Romy Hope, minaw ka karon, so okay na. Ato mi sa Kapitana ni Mibang, kang Hope Harapan, Mr. and Mrs. Hope Harapan. Okay. Mangita ta ni Bibang, hapit ta dito kay mangita ta ni Bibang. Okay? Oh, dayon kana na ang kinahanglan nga kana na ang naik zip line kay si Pons. Ato na ta, ato na ta nga sa punong na naik zip line ana. Para ni Pons. Okay, manglibak ta, mang istorya ta dahil sa eleksyon. Okay. So, siguro na duwag naman nato diri no ganina unsay gipamulong sa ato ang provincial election supervisor gikan sa pagpangita sa mga pangalan karong mapanahon na atuan na ninyo ang mga presinto so bayan na rin ninyo dito nagawas mga classrooms diha man na ipang tapot dito sa mga maestra ng kumilik ang mga pangalan pangitaan na rin ninyo yung mga pangalan karon pa na ang panahon naroon o madilik na magkaguliang. Okay. So, ikaduha nga pahinomdom na to. Kanang, kato mga PWD, mga senior citizens, katong dili ikaw, wakilabot. Kato mga buntis, ingon pa rin ha, heavily, heavily, dili heavenly ha, heavily. Sa ato pa, mga lanak na, nga gusto mubuta, di pa po mga anak. So, ato na special lane, no, mauna dito butar, ilain na sila para makabutar o una. So, pero, kato mga masakiton dagway, na magdala mo medical certificate, nga mabutar ka, kinahanglan ka nga, o kuan, magdala lang mo sa inyo ang kuan, payong, kainit kayo, paypay, dayon, ganang gagmay nga, silya bitaw, ang sana, bangkito, o dayon, tubig, importante kay tubig, pagdala mo biscuits, no, or dulce, nga maglay maginawa, nara kay kaun-kaunon, dayon, o na kay, o, ayaw pang hatang ipon. Ayaw pang hatang ni Pons. Ayan, please, fall in line. Dili gyud yung mga magkuan ko ano. Kaya harong dili makakatag-away. Ha? Oo. Oh, dayon, mo na ito, mga payman, no? Kay para, ugma po, smooth sailing kita. Organized, systematic ang atong election. Ang ingon ni Attorney Makuti, nga, vote with your conscience. Dawata ang kwarta. Kuprasa. Dayon, ang kinsa ninyo. Oh, nasa inyong konsensya, nasa inyong konsensya mo niyang isulat. Uga kayo kay Tuskig kayo ang tagsikwinta, no? Tuskig ang tagsikwinta. Init kayo. Hurot tag 20 ka ron? Hurot. Ha? Hurot na 20, 50. Oh. Pero katotoang, ayaw lang mo pasakop. Kaya haripon mo madakpan, no? Kay naman kay bidding ron. Oh, makuda ka nun niya, no? Isinya si tax. Kay basin og i-post mo dayon sa Facebook may ninyo dito sikreto mo na viral na mo kay gi-post man mo sa Facebook so kuidaw jud kuidaw kay lisod kayo no dayon ako pa ni share kay last Thursday nag-issue og Thursday Wednesday nag-issue og memorandum acting ato panahon na acting provincial governor attorney Senen Alvis Angeles nag-issue og memorandum sa province nga wa na ko napangutana ganun ni Attorney Makuti kay gadali manggod kay duna dai mga GO diha sa province nga nang lansar pagkakonsihal sa barangay dayon wala nang resign sa ilang mga trabaho so na issue si kuan acting governor Senen Angeles og memorandum para resign nun ang kitong tuang mga nang lansar nga mga GO sa province kay ngano man abi manila og mapildi sila pagka uba ubalik ni sa trabaho nga 1 year after pa man ana aya mo makatrabaho kana og diri niyo ko sa to pa ana det katong mga job order nga nangyansar they are deemed resign deemed resign wa man kaati ka kwando na may nakakubra sa iya ang 15 to 30 okay. So mo to nga nag-irgo na sila ang accounting, ang HR, kung kinsa yung proper nga authority nga may mga yun sa kumilik, ikaw nga, ligid mo ma-entertain mo sa kumilik kay busy, kay ilang life as in.
So, murag humana sa eleksyon, wala na, no? Pero ang importante diyan nga maka-resign jud sila. So, bali ang head of office mo'y gipa-issue og certification nga ang ilang sakop wala mulansar sa eleksyon. Haron mudagan ang ilang payroll. Haron sila magkakobra. Kaya ang ilang huna-huna ato ba or mupanusot? Mapasyenteng hibalo o wala, what about kung mahibawaan later on yan, dagan siya? Lagi, na napili niya. Napili. Pero dahil yung trabaho kay. Ni absent mo, kinangampan niya. Na-imagine ka, nag-leave o ni absent, kinangampan niya. Then all the while, ay, kanana ang kinahanan siya. Hastang hirup office na, maapigdahan, ganyan nung... Muna, ipagutahan natin natin ni Attorney Makuti kanina, pero tungkol kay busy magagay siya. Muna siya nga, may gani, kay naka-issue rito si acting governor Sinin Angeles og memorandum nga pa-resign on yung tuang nang lansar sa barangay elections. Kay ang ilang una ato ba nagpakisayon makalusot di ay nga og mapilde kabartis balik si trabaho as job order employee sa province. Ngayon, wala siya guruna nga na reglamentary period nga dili pwede ka mabalik ito ba unless mo labay ang 1 year. Mao na siya. May lang makadaog. Kaya mo resign man dyan ka, kaya nakadaog ka. Nangapindi. Di ba? So, mao na siya yung mga importante po nga mga bantayunon. Cancel na lang. Yes, pa-cancel. O, sa ba? Doon na may ikaad nga mga pahinomdom para umapon kay running out of time. O, sa ba? Gawas, dili pwede mga panya, ha? So, panawagan na lang. Ako na lang ikonin nyo, kaya basing o ma, na, matikiot na din eh. Ang sa ato siguro man, dahil katong gipahimangno ni Attorney Jusil na mag, dili kaya nila nga mag-monitor no, sa mga illegal nga mga buhato no, dugma, sama sa mga vote buying, kaning mga pagpanglimbo nga gipanghimo sa uban. So, nangayo di sila ayuda sa atong katawahan. Labi na nga naman tayo mga cellphone, so magdala ta para dili para sa dito sa presinto, kundi dili para sa mga maobserbahan nato diha sa gawas, mga tapok-tapok nga pwedeng makaduda, pwede nato mavideohan or mapicturan as evidence. Pagbantay lang sa mga photo bomber. Ang akong kagulaan ani, ang akong kagulaan ani God kay ugma murag ina. Di na kay ko, di na kay ko mo to ugma nga naapay hitak nga vote buying kay ngano vote buying sa karong barangay election started last week, last day, last 3 to 4 days pa. Nagsugod na. Oh, nagsugod na. Daghanang inistipliran ang nadawat gani no. So naguol ko ba nga ingani des ang kampanya untay kanina gyud no. Na nindot tong ingon ni attorney nga naroon ang guna ninyo. Dili na na gastun na mo. Started in yourself. Oh, sa among kumilik na. Kami okay. Sige, panggukod ang mga ba. Ikaw mismo. Oh, ikaw mismo. Nabi ko'y buhing. Nindot ka buhing na. Buhing yung kamatuuran nga dito sa first district o sa kamunisipyo. Doon na nabi kama. Ilang gidawa? Ha? Doon na nagkama. Ano ba? Straight. Ako hindi kuliko, wala hindi kuliko, straight na lang. Usulay na straight ron. Ako sa ka, napidahan yun yun. Wala, kasi may aging mga adlaba, dananay, nananay. Dapat siya ninyo ha, di ka nene. O, karon, di ka ni, sir, absent ka ha. Si Yusek, attorney, Rosenior Matoy Barinaga. Ako nang i-share kaya, gibasa nina to last week, pero ato nang i-share. Ingon siya, before running for SK or barangay position, be sure that you know how to. Unta ni ang pahinomdom na to, pero nang lansar naman, pero konsensya na lang. Be sure how to. Write a formal letter, draft a resolution, prepare budgetary plans and reports, communicate, organize, implement, manage, and evaluate. Dayon, evaluate events, make project or program proposals. Para sa mga nanglansar niya, hinahapunta, makonsensya mo, ang ayan ba mo diha? Dayon, greater ideas, be a leader who functions for the greater good, no? Para sa kadaghanan, hindi para sa yung kagulingon lang. Dayon, greater ideas for the betterment of the community. Dagan kay katampo nga mga maayo, mga panguna-una para malambo ang komunidad. Dayon, handle
stress and pressure. Importante kay ni handle stress and pressures ka. Kung naay mo reklamo dito, mas stress ka din, maging away na din ka, dili pwede. Di mo handle lang, di katuwa siya. Ikusinan ka, or kita kang away. Mauni ang pahimang no, dahil igibutang pag-i-relax. If you don't have any of this, you have no idea with what you are entering. Wa kay kalibutan sa imong gi kuanan enter. This is not kamsaha. This is not asa na to. This is not the right path to gain popularity. Dili mao ni dalan para ka musikat. Mag-audition ka na lang sa Star Magic. Oh. Be a leader with a purpose, not to be famous. Tato pa, kinahanglan mahimo kang lideres na dunay panglantaw sa umaabot, dili lang kay gusto ka mo sikat. Okay? Pahimang no na, pinungdom sa itong mga danglansar nga mga SK o barangay nga officials karong umaon. So, wala na tayo panahon. Parting words and statements gikan sa ato mga panelist. Okay. Sige. Ato mga panelist nga nahibiling kaya atong guest wala naman. Nga mga guest of horror. Sige. Edgar Sarunda, go ahead. Okay. Alang sa atong mga naalang-alang nga mga ato lang sa atong okay. Uma naman God ang barangay election. O niya, the person like our guest si atong Jusun Makuti hindi ang naghanak kay obligasyon. Kasi yung gingo pala wala sila tulog pila na magtaplas pakarong bawi eh. So, sabto na to, anyways, nihatag mo siya sa mga importante basic ng mga panawagan o mga importante kayo bugat ng panawagan alang sa mga lumbutar, ma, daw. Pahimus lang na to, ang atong katungod, piliyo na to ang tao nga angayan. Moro magina, tao nga angayan na to, ha? Angayan, bahala na lang ang hitsura. Basta guwapo. Bahala na lang ang hitsura, basta kay guwapo. Guwapo lagi. Nga no, ang tanong guwapo na ilaki. No? Ang ayan, nga ibuto na to, o atong piliyon katong mga, adunay, tanaw na to, no? Siya rin naman sa kabilang panahon. Ha? Sesintas tapos. Ayaw pa daog sa sesintas tapos ang adlaw. So, kuprasan. Init kayo. Okay, kuprasan. Kuprasan. Gusto ang kuprasan. Kaya init kayo. Kuprasan mo. Pwede mong upras. Pwede mong upras, pero siya pa konsensya. Wala tayo kuprasan. So, konsensya gyapon. Kinahanglan konsensya ang magpatigbabaw. No? Alam sa mga butante o mga adlaw. Pag sa'yo ta, aram mo, magtog sa'yo. Okay. Thank you so much, Edgar Sarunda. Ari na po ta ni Robert Pinso. Yes, ang atong panawagan na mubuto ta para sa kabaguhan. So, nabutang na to sa posisyon ng ato ang Presidente Digong na unique. Wa si kwarta, wa makinarya, napadaog siya. Saan nga kami, kas Presidente? Dele, ato lang himong ehemplo, mabit. So, gamito na to ang maong example na dire po sa barangay. Mabisan pag walay kwarta ang usa ka kandidato, basta ang ayan siya, atong suportahan, atong maghimo tag milagro nga mudaog ang mga tawo nga bisag pobre pero dunay katakos ug dunay sinseridad sa pagserbisyo, no? So mag-ampo sab kita nga ang Ginoo mutabang pagiya kanatong tanan sa so husto nga pagpili sa ato ang mga moalagad sa barangay karong after sa eleksyon ug mga adlaw. So daghang salamat, God bless. Okay, ang ato ang dual citizen. Triple. Triple. Filipino, senior. Pons mo da. Ako lang i-retire itong pa-mangno ni Tony Makuti niya vote early and vote wisely. Kung ang ma-present ko sa ka-pani ni Tony Makuti kay dili na git siya pa mumuryo-muryo anong nga ang way kwartang galihok. Huwag na ikwarta na wata, pero ang paati kaya bodigado ka. Muna, ang kuwan is, consider ha ang tulog ka kriteriya sa angay na itong butuhan, ugma. Doon ay kapabilidad. Sa patong sa doon, doon ba doon? Doon ay sensibilidad. Kaya nang willing mag siya. Noon ay mukandidato, kaya mo servisyo. Ang katulog, ikwarta.
Dili abilidad para sa kayuhan. Para sa kayuhan. Ano yung abilidad? Ikay, masipa yung abilidad, abilibad. Kailangan yung dunay katakos. Dunay katakos. Walang katakos. Okay. To God be all the glory. Salamat Lord sa amo ang gasas kinabuhi mong gihatag ka na mo. Tagsa-tagsa din sa kapiyansa ni Polo. O ingon man sa amo mga tagsa-tagsa sa kapamilya. No? Thank you Lord for the gift of life. To God be all the glory. Dayon, salamat nga to kang Taxi Lomba, kang Silbert Gundiano, dan tapos dito si Roji Munira, no? Tuwa dito? Okay. Ni Fons Roda, ni Robert Pinsoy, si Edgar Soronda, o atong gabinugto nga bisita ganina nga, si Attorney Jose Makote, atong Provincial Elections Supervisor sa Commission on Elections, no? So, kini si Edith Pahintito mo ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolo, ngayon ka ninyo, Happy Sunday! Ugbapon, buto na ta! No? So, mabutar kita, gamito na itong konsensya. God bless us all. Studio, take it away. Subay, mag-sinturo na ito.